What's up mga kapaparts? Medyo kulimlim ang langit. Baka umuulan. So, welcome to Paparts Jokes TV. This gardening tutorial. So nandito tayo sa area. Maggawa tayo ngayon ng plot para magtanim tayo ng radish. Kasi naka-fencing naman tong area natin. Hindi na papasok tong mga puting manok. So pwede na tayo dito mag planting ng radish. So tayo na maggawa tayo ng plot kasi baka uulan. Pafford jokes. Shall we start mga kapapards? Ito ang area na gawin nating plot. So first, safety first. Mag-lap kasi may mga bildo-bildo pa diyan nag-iwan mga kapaparts. May mga pako, may mga bakal pa diyan na iwan. Kahit ilang beses na tayo diyan nagbumbukal ng lupa. Actually ito mga kapaparts, ito ay hindi original lupa na dito. Dati itong puno ng kawayan. At saka sa baba ng puno ng kawayan ay may mga tambakan ng basura, dahon ng kawayan. At saka palagi nila ito sinusunugan. Kaya ito nagkakaroon na ng ganong klaseng lupa dahil sa mga sinusunugan ng mga basura. So dito, nung first bungkal natin sa lupa, marami tayo nakakita ng mga bakal, bildo, cellophanes, mga pako, mga bato, at kung ano-ano pang nandyan, mga cables, plastics. So talagang sinisegregate natin yon. So ito, maganda na itong mga klaseng lupa kasi nakahalo-halo na to, may mga uling na dyan. So sa bandang ilalim yan ay clay soil, so clay siya, pangit. Kaya itong area na pili ko mga kapaparts gawing plot sa mga pustasa kasi dito lang banda ang may magandang klaseng lupa. So yung doon sa kabilang plot natin matitigas, tapos ginawa ko ng parang paso at nagpalit ako ng ibang klaseng lupa. Dito ko kinuha yung mga lupa. So tanging dito lang ang may magandang klaseng lupa at dito ako nag-decide na magtanim ng mustasa sa kung hapit sa'yo. Buhay jardinero. So balik trabaho tayo mga kapaparts habang maliwanag pa. Ang oras po ay alas 4 na. Nag-umpisa tayo dito ng alas 3. So dahan-dahan lang mga kapaparts. Iwas lang tayo sa mga bildo. So yung tabi na yan ay mga sitaw. Ay malapit na rin yung mamunga. So hindi magtagal, diyan na lang tayo mag-harvest ng sitaw. 5 pirasong sitaw, pwede na pangluto sa kusina. So sa liit ng area, magtanim tayo ng iba't ibang klaseng gulay. Para iba't ibang klaseng gulay pwede natin iluto. Hindi naman pwede palagi lang isang klaseng gulay. So balance, ang tawag natin dito ay balanced diet. Hindi palagi na isa lang klaseng gulay ang iluluto sa kusina. So eto mga kapaparts, makita nyo super lambot ang lupa dito. Kaya nga sabi ko ito ay hindi na original lupa talaga. Sa bandang ilalim yan ay clay soil na mga kapaparts. Ito ay mga lupa na galing naman sa mga basura dati. Bago to naging ganito, malaki talagang proseso ginagawa ko dito mga kapaparts. Kasi marami talaga dito mga bato, bildo, kung ano-ano pa, mga plastics, cellophane, bakal, kung ano-ano ko nakita dito mga kapaparts. Pero ngayon sa nakita nyo, talagang mainam talaga to sa mga mustasa saka radish. So tuloy-tuloy lang ang pagbungkal ng lupa para sa ganon meron tayo matamnan ng mga gulay. Nagumpisa na tutulo yung guldura. Pinapawisan na mga kababayan.
So ayun, meron na tayong development. May plot na dyan. Uy, may lumabas pa na takahukay. Saan kaya itong nagpasok? Samantala ay nakapensing naman itong garden natin. Pero andyan, ah, kanina pa pala yung umaga nakapasok. Hanggang ngayon, hindi pa nakalabas. Dito pala yung pumasok kanina sa may kanal. Tingnan mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa makalabas. So balik tayo dito mga kapaparts. Ayan. Lagyan natin ng radish. Tapos dito mustasa. So ihati-hati na lang natin yung area para may radish, may mustasa, may petsay. Kung radish lang lahat ito, nasa natin lagay yung mustasa. So sa, dapat kunti-kunti lang. Yung kasya lang dito radish, siguro mga papunta doon, mga 20, siguro mga 60. 60 pieces of radish lang muna. Tapos ang sistema, pag malapit na siya mag-harvest, magtanim naman tayo kahit saan para tuloy-tuloy ang harvestan. Kasi isang harvest lang tumungo matapos naman. So dapat papaparts, hindi sabay-sabay. May maliit pa, may malaki at laki na. So ayan, mga kapaparts, ito ang project natin sa araw na to. Parang pinakawisan na yata ko. So ito ang gusto-gusto ko mga kapaparts. Papawisan para lalabas talaga yung kolesterol. Hasta ang antipara ko para may tubig ko. So ituloy-tuloy natin mga kapaparts. Ituloy-tuloy natin ang paggawa ng plot, dalawang plot, para may mayroong madaanan dito sa bandang gitna. So let's go. Yan mga kapaparts, palapit ng palapit na matapos yung project natin. So ito, dito may bagong plot ako. So ayan ang bahay mga kapaparts. Sa kabila ng pensin na yan, andyan ang mga hayop, aso, manok, kambing, saka mga pusa. So ngayon, di na sila makapasok dito. So ginawa ko na ito ang dalawang plot. Saka dito naman, may dalawang plot tayo. Ito yung lugpati natin. So mayroon pa tayo na iwan dyan, lupa. Ihati-hati natin yung dito sa mga plot. Kasi magandang lupa dito. So ganito lang mga kapapart, spending time 2 hours o 1 hour a day. So ngayon alas 3 ako nag-umpisa until this hours alas 5. So 2 oras ako nandito. Ito na nagawa ko, na dahan-dahan lang habang walang ulan. So ayan. So hindi pa ito tapos mga kapapart, final pa natin to. So i-review natin ulit mamaya. Kasi hindi ko makalagay dito yung cellphone ko. Kasi maraming lupa, hindi ko nadala yung stand ng cellphone. So basta tatapusin natin yan dyan. Gawin natin tama. Kasi hindi na matuhukayin pa ng mga manok. So i-arrange natin yun para ready na itanim yung radish, mustasa at saka pichay. So ituloy na natin mga kapaparts. O ito ang kahoy para gawin siyang malapat at pata. Para yung mga malalaking lupa o mga mabato ay uhulog doon sa may kanal. Ganun na yung mga kapaparts para yung area ay malaki. So dahan-dahan lang para hindi tayo masyado mapagod mga kapaparts. So kahoy. Kahoy ang gagamitin o pwede tabla para gawin siyang plot. Plot na plot. So dapat ang plot na nasa 70 cm yung lapad niya, o kung pwede 1 meter. Pero ito ginagawa ko mga 70 lang to 80 cm ang lapad. O para dyan tayo itanim yung mustasa. So ang mustasa naman ay ilayo na natin isang dangkal ang distance sa bawat isa.
Kasi ang mustasa kasi mga kapaparts, pag tumubo yun ay pataas lang. Hindi tulad sa petsay ay palapas siya. Kailangan siya malaking area. Yung mustasa ay pataas lang yun siya. So maliit lang yung puno. So kaya sa mustasa pwede tayo magtanim ng malapitan. Hindi tulad sa mga petsay, dapat bigyan natin kunting space para lalaki talaga yung puno ng petsay. So ito, for final na, ito ang ginagawa natin mga kapaparts para pwede na ito tamdan ng mustasa. Sana mamaya ay uulan para kunting tubig na lang natin ibuhos sa pagtanim. So kung walang ulan, alikabog talaga itong mga kapaparts. Yan. Hinihingal ako mga kapapart. So flat na siya gamit ang kawin na to. So ganoon lang natin para yung mga matitigas ay huhulog dito. Tanging maiwan dyan ay pinakamalambot para hindi mabaldado yung mustasa natin, kasi pang matamaan yun ng mga bato-bato, maging baldado yun ng puno. So dapat ganun ka linis para pag itanim natin dyan, wala talagang gagalo sa kanya. Talagang plansado. Ayan nga mga kapaparts. Yun doon, iniwan ko lang ng ganun na muna kasi wala pa yung tisimilya pitsay. Pero yung mustasa, andito na. Ayan, ang mustasa. So ready na to i-transfer. So, kaya inahanda ko talaga to. Baka, maybe tomorrow, na itanim na natin dito ang mustasa. So, maliit lang talaga yung area sa mustasa. Baka magkulangan tayo sa plot. Kasi sa nakita natin, maraming mustasa sa seedling natin, no? Pero sige lang. Kasi gusto lang ko naman na iwanan yung dalawang plot doon para sa pitsa yun. Ito naman isang plot dito para sa radish. So, kung marami pa tayong sobra na mustasa, tuturuan ko naman kayo itanim yun sa paso. May mga paso tayo dito. Tulad na yan. Diyan na tayo itanim yung mga iba. Tapos ihangin lang natin dyan. O maybe dito ihangin natin yung mga paso na may lupa. So dito ako, iniwan ko tong area dito. Pakukunan ng lupa, ilagay sa paso. Tapos doon natin itanim yung mustasa. Para kung sino naman nandyan sa area nyo na walang area ng tulad nito, may paso kayo, may turo ko kayo kung paano magtanim sa paso. So ito ang nagawa natin mga kapaparts. Parang masarap na magkape. So ano kaya, mag-stop na tayo muna dito mga kapaparts. Ituloy natin bukas, magkape muna tayo. Si Pawis na Pawis, oh. Hindi ko padala yung towel ko. So mga kapaparts, thank you sa palaging panonood dito sa Papart Jokes TV, the gardening specialist. So ganoon yan mga kapaparts. Hanapin nyo yan sa YouTube. Meron din sa Facebook, pero mas maganda kung masubscribe kayo sa YouTube, kasi sa YouTube kasi taas yung mga video natin, hindi tulad dito sa Facebook. So sa YouTube marami akong mga videos. I think more than 400 videos about cooking and gardening. So pwede nyo magpili doon. So tuloy-tuloy ang video ko sa YouTube. Hahanapin nyo lang ang Papart Jokes TV, the gardener specialist. Yan. Hanapin nyo mga kapaparts. So ito na ang tapos natin. So descanso muna tayo mga kapaparts. Enjoy life lang. Huwag masyado i-pressure. So, as of now, I can say thank you for watching. I wish you all God protected. Bye-bye! Saffer Jokes.